Doktora, maraming salamat po sa pagdala niyo po sa akin dito. Hindi ko po ito makakalimutan. Dahil dyan, inaasahan ko na magbe-behave ka. Promise po! Kapag naging good girl na po ba ako, pupunta ulit po tayo dito? Depende. Kung busy ako, hindi. Pero, huwag ka na masyadong umasa. Okay po, doktora. Basta po, kapag hindi po kayo busy, maghihintay na lang po ako. Let's go. Masyado na tayong maraming oras na inaksaya dito. Pero aminin niyo po, doktora, na masaya po kayo. No. Ay, konti po. No. Thank you po ulit, doktora. Kahit hindi po kayo masaya, pinasayo pa din ako. I heart you po. Manuel. Itsura niyo ngayon, ah. Parang blooming kayo, ah. Talaga, Bingo? Opo. Nagpagupit po ba kayo o nag-makeup? Kasi kalokalide niyo yung artista sa TV, eh. Sino nga yun? Bea Alonso? Chang! Yun nga po! Natural lang yan. Wala nga makeup yan, eh. Mukha bang artista si Chang? Opo. Lalo na po pag ganyang nakangiti kayo. Kaya dapat, wag po kayong sisimangot. Chang! Oo nga pala. Pwede ko po bang samahan si Father Gab sa pagbisita kay Heart? Ayun. Kaya pala kanina mo pa ako binabola. Maihihirit ka palang ganyan. Po, hindi po ako marunong magbola. Tumahimik ka! Bisibisita ka dyan. Hindi pwede! Kaya makasagap ka pa ng kung anong sakit doon. Kaso sa naman yan? Pero Chang, best friend ko po si Heart. Marami ka pang magiging best friend. Yung walang sakit. Sige na, kumain ka na dyan. Pagkatapos yung hugasan mo yung plato, ha? Kain. Kumain ka. Ubusin mo yan. Pero Chang, totoo po. Mas maganda kayo pag nakangiti. Pero hindi ka pa rin pupunta sa ospital. Sabi niyo po, may mga taong nanirap sa papa niyo. Sabi ko din, ayoko ng pag-usapan ito, Heart. Nagugulan po kasi ako, doktori. Bakit po nila ginabay sa papa niyo? Dahil masasama silang tao. At alam nila mabuti ang puso ng papa ko. Puso ang pinaka-importante. Kailangan masaya ka. Laging nakingiti. At para makuha mo yun, kailangan kang makaharap ng isang bagay na magpapasaya sa'yo ng gusto. Yung dahilan mo para mabuhay. Sinamantala nila yung kabutihan yun para iligtas yung mga sarili nila. Isinisi nila kay Papa lahat ng mga pagkakamali nila. Pinalabas nila na palpak na doktor ang Papa. Sinira nila ang pangalan niya. Tinanggalan siya ng lisensya. Dahil doon, namatay siyang masamang loob. Pinagsisihan ang kahinaan niya. Narakod na pagkatitiwala ang kapwa. Isipin mo na ang sarili mo bago iba. Kinakausap ka na ng puso mo. Ito ang gamitin mo. Nangako ko sa papa ko. Hindi ko kahayaang mangyari sa akin yun. Hindi ako papayag na sirain nilang buhay ko. Kasabay nun, ibabangon ko ang alaala at ang mabuting pangalan ng papa ko. Habang pagbabayarin ko ang mga taong sumira sa buhay niya. Doktora, kaaway niyo po ba ngayon yung mga taong gumawa nun sa daddy niyo? Obvious ba? Hindi niyo po ba sila pwede mapatawad? Walang kapatawaran kung walang mustisya. Pero sabi po ni tatay, kapag may kaaway ka, mahirap daw po makatulog. Watch me. Good night, Heart.
ako makatulog eh. Masyadong tahimik. Tabi, parang may kulang. Ay, naka. Ngayon naman nagre-reklamo ka tahimik. Ay, kung gusto mo, tawagin ko ulit sila mag-inuman sa labas. Ano ka ba? Nakakainis naman eh. Ano naman yung ibig ko sabihin eh. Nagbibiro lang ako. Natatawa lang kita. Nay, Tay, Tita, ba't gising ka pa? Pwede po ba akong makisiksik sa inyo? Hindi po kasi ako makatulog eh. Nay, Tay, sinimiss ko na po si Art. Kaya pala, minsan, masungit po kayo. Kasi malungkot po kayo. Mahal na mahal niyo po ang papa niyo. Pero inapin siya. Sana po, mapatawin niyo po ang kaaway niyo. Matulog po kayo maigi, doktora. Nandito lang po ako. I heard you po, doktora. Bart! Oh, shoot! Si Sir, nasan? Akala namin hindi ka na mapasok eh. Eh, si Sir nandun. Oh, Jude, narito ka. Sir, Sir, pasensya na ho eh. Nalito ako ng pasok. Ang dami ho kasi namin yung asikaso sa ospital eh. Okay lang yun, Jude. Kung gusto mo, mag-leave ka muna ngayon para maasikaso mo lahat. I think napaghatian na nila Bart yung trabaho. Ay, opo, Sir. Ayos na po. Sige. Naku, Sir, hindi po. Hindi na ho. Eh, kailangan ko rin ho talagang magtrabaho eh. Sayang naman ho yung kikitain ko. Marami ho kaming bayarin sa bahay ngayon. Ikaw ang bahala. Pero nagtulungan ng mga kasamaan mo para saluhin ka. Suporta daw nila yung para sa kanilang chief mechanic. Sige ho, Sir. Salamat ho, Sir. Sige. Sir, promise, hindi na ho ako malilate ulit. Okay. Bert, pasensya na sa bahala. Ikaw naman. Mga tol! Uy, salamat kanina. Pasensya na sa bahala. Doktora! Makipagbati na po kayo sa kaaway nyo. Ay, nako. Kanina mo pa ako kinukulit dyan sa kotse, ha? Ano ba? Ano ba talagang gusto mo? Gusto ko po maging masaya po kayo. Pag pinatawin nyo po yung kaaway nyo, magiging masaya po kayo. Kasi masaya daw, mapawalang kaaway. Ano yan? Turo na naman ng tatay mo? Opo! Pwes, iba ang turo ng papa ko sa akin. Kaya pwede ba, tigilan mo ako? Doktora! Anak, kami na muna dyan. Sige na. Magbaikan ka na muna. Wala ka pang tulog. Hindi, okay lang ako. Tumanta naman. Kaya nga kami nandito para tulungan ka. Anak, kumain ka muna. Masarapin na namin alam sa lang nanay mo na sa labas. Tapos bigyan ka muna. Tinga ka. Hindi na tayo. Kailangan ko magbiling to kasi wala ko bigilan po na nurse. Anak, kumain ka muna. Baka naman ikaw magkasakit niyan. Ulit na tong kwarto para magdibit pa ng isang kama para sa'yo. Ito lang. Akin lang yung reseta ngayon. Ako na. Tay, alam mo yung butika sa labas? Mas mura po kasi dun eh. Oo. Sige. Ako na muna. Nakasweldo ko na ng palabaga sa barangay. Salamat ko ah. Nay. Tay. Thank you. Thank you? Mag-aalaga ko. Eh, siyempre. Kung paano may naalaga ng anak mo, ganun din namin alaga ng anak namin. Di ba ito, Pe? Oo naman. Hindi po ba talaga pwedeng umuwi na, Doktora? Baka po pwedeng sa bahay na lang po namin itutuloy ang pagpapagaling sa mister Mrs. ko. Mrs., hindi kayo nakikinig sa akin. Kasasabi ko lang, mahina pa ang katawan ng mister niyo. Sariwa pa ang sugat niya. Very susceptible pa siya sa infection. Kaya kailangan obserbahan pa siya dito dahil kung hindi, baka magkaroon ng mga komplikasyon. Baka lang po kasi pwede. Kasi alam po, ko, gusto lang ninyo magtipid. Pero pag nagkaroon ng komplikasyon ang mister nyo, mas dodoble pang gagastusin ninyo. O
kung mamalas-malasin kayo, baka naman matuluyan na siya. Gusto ba ninyo yun? Ay, hindi po, Doktora. Hindi po. Mabuti nakakaintindihan tayo. Salamat po. Natitigas ang ulo kasi itong mga pasyente. Doktora, bakit po kayo ganun makipag-usap sa mga pasyente nyo? Masama ba yun? Nagiging tapat lang ako sa kanila. Eh kasi po, pag nasaktan po yung Alice sa mga sinabi niyo po sa kanya. Heart, alam ko kung anong ginagawa ko. Huwag mo akong turuan sa trabaho ko. Pero di po pa kayo naawa sa kanya. Pumupunta sila dito hindi dahil sa humihingi sila ng awa o kung ano paman. Pumupunta sila dito dahil sa talino ko, dahil sa galing ko, dahil yun ang magpapagaling sa kanila. Pwede na kanina. Nagulo po yung schedule ngayong araw dahil sa akin. Ikaw naman, naiintindihan ko yun. Kumusta ka na ba? Ayos lang ako. Alam mo naman, pag mga maklaseng problema, hindi ko sinusukuan. Lalo na kung para kay Heart. Eh, alam ko naman yun, pare. Eh, basta, ang importante, huwag mo rin bumabayaan yung sarili mo. Tsaka kung merong pangailangan sa tropa, sabihin mo lang. Nandito lang kami para sa'yo. Ayos lang ako. Pero salamat. Alam ko naman maaasahan ko kayo eh. Shhh! Parang ka namang iba. Doktora, andito na po yung 10 o'clock appointment ninyo, si Teresa Suarez. Nakikiusap po ako sa inyo, Doktora. Tulungan niyo po ang ate ko. Kilala kita. Ako po si Teresa, yung anak ni Clemente Suarez, yung dati po ninyong pasyente. Your father didn't make it. I'm sorry, Mrs. Narciso. I remember. Natatandaan ko kung paano kagalit na galit ang kapatid mo sa akin nun. Matagal na panahon na po yun. Nakikiusap po ako sa inyo, Doktora. Kailangan po talaga niya tulong ninyo. Medyo malubha na po kasi yung lagay ng puso niya eh. Kung siya nga po ang tatanungin, ayaw po sana niya lumapit sa inyo. Kung ganun, bakit ka nandito? Kasi alam ko po, kayo ang pinakamagaling na heart surgeon dito eh. At saka ang pinakaimportante po, mailigtas po yung buhay ng ate ko. Doktora, please po. Nakakaawa naman po siya eh. Tulungan niyo na po siya. Please! Dalhin mo siya dito. Gusto ko rin siya makita at makausap. Let's see what we can do about it. Maraming salamat po, Doktora. You don't owe me any favor. Doktor ako. I made an oath to save people's lives. So hindi ako pwedeng tumanggi sa pasyente. Salamat po, Doktora. Malik, ako na mag-aasikaso sa'yo. May mga forms kasi na kailangan mo i-fill up. Bakit? Papasundo ka na? Hindi. Tumawag lang ako para sabihin hindi ako pumasok ngayon. Nagpa-substitute ako kay Ma'am Pagkalinawan. Oh, bakit? Ano nangyari? Okay ka lang ba? Wala. Okay lang lahat. Kailangan ko na kasi maghabol ng pag-check ng test papers. Natatambakan na ako eh. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya mag-alit yung principal niyo. Hindi. Okay lang naman daw. Tsaka pinauwi ko na kasi ng maaga si nanay tsaka si tatay.
Parang pagod na sila eh. Ano ba? Oh, sige, sige. Mamaya, dadala na lang kita ng hapunan dyan. Tumawag lang din ako para kamustahin ka. Ingat ka pabalik dito, ha? Sige. Sana ako. Aling Lusing, mga tupi. Ito na po yung mga nakalap natin mula sa mga kabarangay natin. Uy, parang ang dami mo pa. Yan po yung patak ng barangay para po dun sa ireregalo nyo po sa doktora ni Hart. Nako, maraming salamat sa inyo. Ah. Malaking tulong to para pandagdag dun sa panigalo kay doktora. Tupi, Lusing, bahala na kayo magpabot ng aming pasasalamat sa kanya. Galing yan lahat sa atin. Oo nga po. Para po alam niya, na natutuwa po tayo sa tulong niya para kay Hart. Yo, kayo mag-alala mga barangay, makakarating sa kanya. Hey, Aling Lusing, sana lang po maging maganda yung mabibili natin regalo para matuwa si Dr. Margaret. Kasi sabi nila, pagka marami daw pera, medyo mahirap na pasayain. Eh, mabait naman si Doktora. Sigurado ako matutuwa yun. Ano nga po? Doktora, si Aling Teresa po ba yung babae kanina? Bakit po galit yung ating niya sa inyo? Sinisisi nila ako sa nangyari sa tatay nila. Ano po nangyari sa tatay nila? Unfortunately, he died. Siya ang kauna-unahang pasyente yung namatay sa operating table ko. Huh? Namatay po? Tayo sa inyo? Of course not. Namatay siya dahil mahina ang katawan niya. I did everything to save him. Pero wala eh. Hindi ko kasalanan yun. Oh, ba't biglang tumahimik ka? Anong iniisip mo? Alala ko lang po. Ganyan din po sinabi niyo po sa akin eh. Na mahina ang katawan ko. Na wala kang kasalanan. Anong ibig mong sabihin? Sinisisi mo ba ako? Wala akong kasalanan sa'yo! Oh, iyo, saan ka? Kay Hart po. Anong ward? Anong room number? Hindi ko po alam eh. Pero kung nandoon po ako mismo, alam ko na po yung pupuntahan. Bawal ang bata dito sa ospital. Umuwi ka na lang. Po, kakarating ko lang. Umuwi agad. Niloloko mo ba ako? Po, hindi po. Dali na, umuwi na. Bahal bata rito. Uy, barangay! Sandali, kasama ko yung bata. Ah, kasama niyo siya. Salamat ah. Teka na, Bingo. Kanina ka pa hinihintay ng Hart. Salamat po talaga, Mang Jun. Doktora, sorry po ah. Hindi ko namang susabihin po yun. You don't have to say you're sorry. Hindi naman ako naapektuhan eh. Wala naman ako kasalanan sa'yo. Isa yan sa mga natutunan ko sa nangyari sa papa ko. Pag alam mong wala kang kasalanan, panindigan mo. Doktora, namimiso po ba ang papa niyo? Oo naman. Bakit? Kasi po, parang mahal na mahal niyo po yung papa niyo. Parang tatay ko po. Mahal na mahal ko po. Kaya namimiss ko siya. Ah, doktora, pwede po ba natin yung puntahan ng tatay ko? Hart, busy ako, okay? Doktora, sige na po! No. Doktora, please po! Doktora! Thank you.
para makapag-kape ka na. Hindi mo kailangan gawin yun. I can buy my own coffee. Here, take it. Uy. I'm paying you back. Ang laki naman niya, wala akong panukli dyan, no? Tsaka, okay lang yun, isipin mo, pa-thank you namin yun sa'yo sa pagtulong niyo kay Hart. You owe this to Tita Margaret, hindi sa akin. Besides, ayoko magkaroon ng utang na loob, kahit kanino. Utang na loob agad? 3 piso lang yun eh. Di ba nga, pa-thank you ko lang yan? Why can't you just accept this? It's not like hindi mo kailangan ng pera. Anong sabi mo? It's true. Kaya tinutulungan ka ni Tita Margaret eh. Dahil gipit kayo. So please, huwag kang umarte na parang mayaman kayo. Hindi ako maarte na parang mayaman kami. Ginawa ko lang yun dahil una, nakita ko ng pagkakataon para makapagpasalamat. At pangalawa, gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo eh. Kasi akala ko mabait ka. Yun pala, napakayabang mo. I'm sorry, but I was just being honest. Oo, mahirap lang kami. At malaki yung utang na loob namin sa inyo. Pero hindi yun dahilan para lait-laitin mo kami. Kala mo kung sino ka? Hambog! Hi, Hartol! Sorry ah. Ngayon lang ulit ako nakarating. Miss na kita. Miss mo na ba ako? Bingo. Doon muna kami sa labas para makapag-usap kayo ni Hart. Sige po. Ito lang kami ha, kung may kailangan ka. Opo. Alam mo ba, Hart? Kanina, tinakot nila ako sa banyo. Munti ko na nga ang upakan eh. Kaso, ang lalaki. Di bale, lagot sa akin yung mga yun. Tapos, pinagsasabay pa ata sa mga iba kong kaklase yung nangyari. Kaya, pinagtatawa na nila ako sa school. Wala tuloy akong kakampi ngayon doon. Sayang, wala ka. Kung nandun ka, sigurado kakampi kita. Gising na, Hart! Sabi mo, maglalaro pa tayo, di ba? Sabi mo, gagawin pa natin yung mga nasa listahan mo, di ba? Paano mo makukumpleto yun kung matutulog ka? Doktora! Hart, please. Tumahimik ka na muna. Doon ka na muna sa labas. Kailangan ko ng katahimikan eh. Pwede? Sorry po. Dating ninyo, sabi nga dito sa dalawang anak ko na wala silang dapat ikabahala, na hindi niyo ako pababayaan. Gagawin ko po ang lahat para mapagaling siya. Nabi ko na sa inyo eh. Ibahin niyo si Doktora. Siya nga po pala, nakausap ko na rin noong ospital. Pumayag na po silang bigyan kayo ng package. Kalahati na lang po yun. Kailangan niyong bayaran sa lahat ng gastusin niyo dito sa ospital. Maraming salamat po sa inyo, Doktora. Talagang hulog po kayo ng langit sa amin. Doktora! Tinatawag po ang pangalan niyo! Patient Doktora Margaret Divina Gracia, please proceed to ER. Doktora Divina Gracia to ER, please. Kathy, ano nangyayari? Doktora! Yung pasyente ninyo si Mrs. Narciso! Ate! Inatake sa puso! Ate! Ate!